would like to call in Senator Bam Aquino. Palakpakan po! Salamat! Marhay na aga sa Indoga, boss! Marhay na aga sa Indoga, boss. Maraming maraming salamat po sa inyong paglabas dito. Nandito na po at palapit ang ating susunod na presidente. Palakpakan po natin, President Lenny Robredo! Alam niyo po, dito talaga po pinili ni Vice President Lenny na dito po magsimula sa Angat Buhay Village, dito po sa Tupi, ang ating kampanya. Dahil sabi nga po niya, dito po umangat ang Angat Buhay Village. At gusto po niya ipakita sa buong Pilipinas na kaya po umangat ang ating bayan sa kanyang liderato. Kaya mga kaibigan, dito po pagsimula dito sa Angat Buhay Village, napakahalaga po talaga. Palakpakan po natin, kasama ni VP Lenny at Senator Kiko. Huwag po natin kakalimutan ang tropang angat. Palakpakan po natin sila. Sa ating mga kasama sa Lupi, huwag po natin kakalimutan ang mga taong ito. Sila po ang tutulong kay President Lenny Robredo na iangat ang ating bayan. Palakpakan po natin ang tropang angat. Alright, maraming maraming salamat sa ating Senate. Pwede na kong kumaba ulit. Thank you very much. Alam niyo po, buong araw po ang ikot po natin. Pagkatapos po nito, iikot pa tayo sa napakarami pang mga iba't ibang probinsya hanggang sa dulo po. Gusto ko ano, ang gusto ko mga sinusulo niya ngayon, yung walang magugutom. Kasi maano siya sa agri, sa agriculture. Ngayon yun yata ang hilig ngayon kaya, ni Vice. Oo, kaya matutuwa siya dito. Kasi nga may backyard farming dito. Huwag na natin patagalin. Huwag na natin patagalin? So, gusto niyo na ba makita ang ating gwapong-gwapong Vice President? Yes! So let's all welcome Vice President Kiko Pangilinan! Kiko, Kiko Rokong, mag-inat-inat at ikay kumembon. Kiko, Kiko. Maraming maraming salamat. I love you too. Diyos maray nga aga sa Indoga, boss. Kumusta na kayo? Kanina hinahanap si Sharon. Nako, nandun nagsusuting ng kanyang probinsyano, ang probinsyano. Pero kinukumusta kayong lahat at mamaya merong sorpresa doon sa rally, grand rally, doon sa Naga. At merong nagtatanong, kumusta na daw si Sharon? Gusto nyo malaman kumusta na si Sharon? Oto baga, patay pa rin sa kuya. Huwag nyo nang ipagkakalat, baka umabot sa kanya. Ako naman ang patay sa kanya.
tanggal ako. Batiin natin ang ating mga kandidato sa pagkasenado. Sila'y lumakad na, pero Jokno, Lacson, Bagilat, Matula, Ontiveros, De Lima, at siyempre, ang ating mayor, Mayor Gagay Matamorosa ng ating bayan ng Lupi, Vice Mayor Josie Acero, Councilor Agravante, Councilor Sarol, Councilor Abergos, Councilor Pandeño, Councilor Makalindong, Councilor Barquilla, Councilor Bandagiza, at mga kandidato pa, soon to be Councilor Lorio, Riego at Bustillos, Kapitan King Lontak ng Poblasyon, at Edman Bobis, ang ating president ng ABC. At siyempre sa ating susunod na magiging presidente ng Republika, VP Lenny, at sa inyong lahat, muli, Diyos maraming aaga sa Indogabos. Alam niyo po, mahalaga at importante ang pinag-uusapan dahil sa darating na Mayo, ang 9, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo may isang boto. Lahat tayo ang pinaka makapangyarihan pagdating ng Mayo 9 dahil tayo mismo ang pipili kung sino ang karapat dapat o kaya sino ang hindi karapat dapat na maupo bilang mga matataas, pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Paano natin gagamitin ang kapangyarihang ito? Ito ba ay sa halagang 3,000 piso? Ganun ba ang halaga ng nakatayang kinabukasan ng ating mga anak? Kinabukasan nating lahat at nakita natin dito sa pandemya, napakahalaga ang nakataya rito. Trabaho, hanap buhay, pagiging ligtas sa sakit, gutom, pagkain, lahat ito nakataya sa darating na Mayo 9, kaya dapat tayong pumili ng karapat-dapat. At sino ang karapat-dapat? Sino ang may track record ng paglilingkod sa mga mahihirap, sa mga nasa laylayan? Sino ang merong track record na walang bahid ng kurakot? Yan po ang tandem na Robredo Pangilinan. At sa inyong lingkod naman, mahigit 10 taon na tayong naglilingkod at nagpapasa ng mga batas para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dahil alam natin, pag sinuportahan natin ang magsasaka, pag sinuportahan natin ang mangingisda, magkakaroon ng mas maraming ani, mas magkakaroon ng maraming huli, at pag marami ng gulay, marami ng baboy, marami ng karne, marami ng prutas, marami ng bigas, babagsak ang presyo ng pagkain at lahat tayo makikinabang sa mura at abot-kayang pagkain, mawawala na ang gutom. Hello pagkain! Goodbye gutom! Yan ang pagdidiinan ng pansin ng Robredo Pangilinan Tandem. Paano natin iaahon ang pinaka nasa laylayan? Para bang pag nagbubuhat tayo ng bayong na punong-puno, saan natin hahawakan? Sa ibabaw o sa ilalim? Kinakailangan galing sa ilalim para lahat may aangat. Hindi pwedeng sa taas lamang. Dahil kung sa taas lamang, masisira ang bayong. Kailangan sa ilalim ang galing ang ating pagbubuhat. Nasa ilalim ang ating tunay na lakas pagsama-sama nating ibubuhat ang bawat isa. Yun na lamang po, huwag po nating kakalimutan. Robredo Pangilinan, ang ating mga senador sa slate. At maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Talagang nakaka-inspire kayo. Sa inyo kami kumukuha ng dagdag na tapang. Sa inyo kami kumukuha ng dagdag na lakas. Para tuloy-tuloy na natin ilaban at tuloy-tuloy na natin dalhin sa mas magandang bukas ang ating lalawigan, ang ating republika. Magandang umaga po sa kanila lahat. Maraming salamat. At ang nagbigay sa atin ng tiwala na maging katandem niya,
At ako'y isinantabi ang sariling plano dahil nais ko siyang manalo, dahil ako'y naniniwala siya ang pinakakwalipikado, siya ang merong tapang para salubugin ang mga problema natin bilang isang republika. Ang susunod na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Lenny Robredo! Maray na aga sa Indogabos! Ayan, buhay na, buhay na! Ayan, bago po ako magpadagos, mataong galang ako, syempre sa sakuyang partner, natatabangan Manindo, Senator Kiko Pangilinan, ang satuya pong campaign manager, Senator Bam Aquino, ang satuya pong kasurog sa pagpanday kang kamarayan, digdiyo sa satong probinsya, Governor Nonoy Andaya, yaon man po ang satuya mga congressmen, yaon po si Congressman Arnie Fentebella, kang 4th District, nasa na si Kong Arnie, yaon siya dyan subago. Yaon man si Congressman Gabby Bordado, kang 3rd District, as in ang papaabuto na Congresswoman, digdi sa Indo sa 1st District, Congresswoman Maribel Andaya. Ang satuya pong padangat na Mayor, Mayor Lilian Matamorosa. Ang satuyang Vice Mayor Acero, nasa na si Vice. Ang satuya pong mga councilors, Orubakanta Pusinda. Garoon ay pa ka muna pa marahaw ay. Sa Indo po gabos, maray na aga giraray. Ako po nauugma na nakabalik ako digdiyo sa Angat Buhay Village kang Lupi. Digdiyo po ang pinakainot na kick-off rally ta ngunya na 90 days na election period. Asin may dahilan po kung taano digdi sa Bicol ta iniginigibo. Digdiyo ako pinangaki, digdiyo ako nagdakula, digdiyo ako nag-adal, digdiyo ako nakaagom, digdiyo kami nagbilog ning pamilya, digdi ako nagtrabaho. Kaya maugma ako na sa pagsaba ko kang pinakadipisil na laban kang buhay ko, digdi ako sa Indo mapaaram. Para po sa mga kasama natin na hindi Bicolano. Dito po sa kinatatayuan natin ngayon, ito yung Angat Buhay Village sa Lupi, Camarines Sur. Nung nakaraang December 2020, wala pa po ito. Nung nakaraang December 20, pagkatapos ng Typhoon Kinta, Rolly at Ulysses, pumunta po kami dito sa Lupi para magbigay ng relief goods. Pero pagpunta po namin dito, pinakita sa amin ni Mayor Matamorosa yung isang grupo ng mga kabahayan na hindi na pwedeng balikan dahil na landslide sila. Pagpunta po namin, ang iba sa kanila nasa evacuation center, ang iba nasa daan lang, namumroblema kasi wala nang uuwian na bahay. Dahil po sa partnership ng opisina namin, saka ng opisina ni Mayor Lilian, yung LGU Lupi, nagsabi po kami na meron kaming konting pera galing sa donations, private donations, kung makakapagbigay sila ng permanent relocation site, willing tayong gumawa ng mga kabahayan. Hindi pa po isang linggo, nagsabi na po sa atin si Mayor Lilian, meron akong relocation site, eto na po yun. Kaya ko po ito kinikwento sa inyo. Dahil kung ang pamamahala at ang gobyerno ay tapat, talagang aangat ang buhay ng lahat. Wala naman pong masyadong pera yung aming opisina, alam nyo yan.
Pero nung Typhoon Rolly saka Ulysses, marami pong mga private individuals ang tumulong sa atin. At ang tulong pong ito nanggagaling sa tiwala. Tiwala na kung ano ang ibibigay niya sa atin, siguradong makakarating ito sa mga pinaka nangangailangan. Nung binigyan po tayo ni Mayor Lilian ng relocation site na ito, nakipag-partner din po tayo sa University of Nueva Cáceres. Yung University of Nueva Cáceres pumunta dito, naalala nyo yon, di ba? Naalala nyo yon, pumunta po sila dito, kausap yung mga residents. Tinanong yung mga residents, anong klaseng pabahay ang gusto nyo? Ito na yung kanilang design. Kung makita nyo po, medyo nakalubog yung mga bubong nila. At ganyan po dito ang design dahil lagi kaming binabagyo. Kaya po yung design na to pang bagyo. Pero yung pinaka napaproud po kaming lahat. Dahil yung mga bahay na nakikita nyo, materyales lang po ang binigay ng opisina namin. Materyales sa kakaalaman galing sa aming partner na University of Nueva Cáceres, ang lupa galing sa LGU. Pero ang nagbuwis ng pawis at pagod, yung mga nakatira sa bahay na yan. Kaya yung nakikita nyo pong mga bahay, ilang dosenang beses na po kami pumunta dito, bawat punta kami, namin dito, nai-inspire kami kasi ang mga mason, ang mga karpintero, ang mga pintor, ang mga elektrisyan, sila mismo at karamihan sa kanila mga babae dahil ang mga lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kung makikita nyo po ito, mga nanay, mga tatay ang gumagawa. Training lang po sila ng aming partner, University of Nueva Cáceres. Sila po yung nag-training para matuto sila kung paano gumawa ng sarili nilang bahay. Ito na po yung produktong yon. Kanina po, medyo natagalan ako sa pagpasok kasi kinakamusta ko. Kinakamusta ko po yung mga residente at sila, tatanggapin nyo na sobrang proud din kayo sa mga ginawa nyo. Bakit ko po ito sa inyo kinekwento at bakit andito tayo ngayon? Dahil ito ang pinakahalimbawa na pag ang gobyerno tapat sa kanyang panunungkulan, pag ang gobyerno bumababa at pinapakiramdaman yung pangangailangan ng taong bayan, napapapunta sa tama ang pera na nasa kaba ng bayan. Marami po tayo mga pagkukulang, parating kulang ang pondo, maraming pangangailangan pero kulang ang panggastos. Pero pag ang pinuno tapat sa kanyang sinumpa ang obligasyon, yung kaunti napapalaki. Yung kaunti, mas maraming lugar ang nadadatnan. Hindi lang dahil maayos ang paggastos niya ng pera ng pamahalaan. Pero dahil nagbibigay siya ng inspirasyon at pag-asa kahit sa ordinaryong mga Pilipinong gustong tumulong sa kanyang kapwa. Kaya ito po, nakikita natin ngayon, ito yung produkto ng collaboration. Kung hindi natin ito ginawa, baka nasa evacuation centers pa din sila hanggang ngayon. Dahil yung kinatitirikan ng kanila mga bahay ay hindi na nila pwedeng balikan. Hindi po namin ito magagawa kung walang tulong ang LGU Lupi. Magpasalamat po tayo kay Mayor Lilian. Natutok na tutok sa pagtrabaho dito at napakabilis. Meron na tayong covered court. First time kong dumating na meron ng covered court. Dati tent lang ito. Kaya maraming salamat sa LGU Lupi. Maraming salamat sa LGU Lupi sa pagbigay sa atin ng lupa. Pero maraming salamat din sa mga residenteng andito. Dahil ipinakita ninyo na bigyan lang kayo ng konting kaalaman
kayang-kaya niyong maging mahusay. Kanina po sinisilip ko yung ibang mga kabahayan, nag-uumapaw sa tuwa at sigla yung aking puso. Yung isang kausap ko, meron ng tiles yung loob ng bahay niya. Sabi ko, okay na. Sabi niya, paunti-unti lang po. Yung isa naman tinuturo sa akin, meron na siyang konting extension. Ayun, nakikita nyo, extension na yan. Gawa na yan nila. Pero eto po yung sinasabi natin na pag ang gobyerno tapat, talagang aangat ang buhay ng lahat. Marami po sa atin ang nawawala ng pag-asa. Sasabihin, sinasabi po natin, kahit naman sino ang hinalal natin, hindi din nagbabago ang buhay natin. Hanggang hindi po natin pinapalitan ang luma at bulok na klase ng politika. Hanggang hindi po natin nabibigyan ng inspirasyon at pag-asa ang ating mga kababayan, talagang walang magbabago. Kaya ngayong umaga po, sa pag-umpisa ng ating kampanya, niyayaya ko po kayong lahat na samahan kami. Sumama po kayo sa laban nating ito dahil ito ay para sa atin lahat. Kaya po ito, malakas ang loob ko dahil kasama ko kayo. Malakas po ang loob ko dahil alam ko na kahit anong hirap ang pagdaanan natin, kakayanin natin dahil magkakasama tayo. Kaya ang pakiulay ko po sa Indo, ako kaibanan Indo ako digdi sa kasakitan, sa kakaugmahan. Pag ako po tinabangan Indo na makatukaw bilang presidente, mas magiging magian ang daradara ko kung ang sakuyang pag-iriba tarabangan manindo. Kaya po para sa Vice President, tabangan ta po Senator Kiko Pangilinan. Ang satuya pong mga Senador, Teddy Bagilat, Laila De Lima, Chel Jokno, Risa Hontiveros, Alex Lacson, Sunny Matula, Sunny Trillanes, ang satuya pong mga guest candidates, Jojo Binay, Chis Escudero, Dick Gordon, Joel Villanueva, saka Mig Subiri. Mayo pong saysay kung tatabangan nindo ako, pero de inindo sinda tatabangan. Kaya iyo yan po ang pinakahuri kong pakiulay sa Indo. Upakanta po, nagabot na po si Senator Dick Gordon. Di na po ako magpaparahaloy, pero maaasahan ko ba ang tabang nindo? Mabalos na maray, mabuhay po kamo ka boss.